Hello guys! Welcome back to my garden. Sa video ito guys, ipapakita ko sa inyo anong mga tanim namin na mga fern. So, iba't iba kasing klase ng fern guys. Pero ipapakita ko sa inyo yung kung ano lang ang tanim namin sa backyard. Kasi yung asawa ko guys, mahilig talaga sa fern. Unang-una guys, papakita ko ay itong lady fern. Itong lady fern guys, madali lang to siyang alagaan. Pag nagdidilig kayo ng halamang ito, kailangan nyo i-moist pati yung dahon niya. Kasi yung fern guys, nabubuhay to siya sa forest na area or yung tropical na area. Guys, pag nagdidilig kayo nito, kailangan basahin nyo din yung dahon guys. Saka yung puno. Kasi gusto nila yung namumoy sila. Dapat drain yung soil na ginagamit mo. At yung pagtanim namin nito guys, after 6 months, nilalagyan namin siya ng tae ng kabayo. After ka magtanim ng fern, hintayin mo muna yung 6 months, tapos lagyan mo ng fertilizer. Kaya ganito na siya ka laki. Ang ganda guys, no? At may iba ding fern na kahit saan mo makikita itong klase ng fern. Itong klase ng fern din. Yan. Para siyang bird nest. Pero actually, may ibang klase ng bird nest na curl talaga siya, nagwe-wave. Ito namang bird nest na to, hindi siya wave. Straight lang siya. Ito yung tinatawag na staghorn fern. Laki na nito guys. Almost 15 years na siya dito sa kahoy na to. Lumalaki lang siya nang lumalaki ito. Tingnan mo. Ang ganda no. At ito naman yung natawag nilang fishbone fern. Kasi nga, di ba, tingnan nyo yung mga dahon niya. Para siyang bone. Yan. Binili namin to guys sa bundok. Malapit lang yung bundok dito eh sa amin. Ito yung tinatawag na fish bone fern. At saka may baby fern din oh. Tingnan nyo guys. Yan. Pwede na itong i-tanim pag sobrang malaki na siya. Pwede mo nang i-replant sa other na area ng garden. Ito yung bird nest. Ayan. Naano kasi yung dahon nila guys. Kasi ayaw nila yung winter na. Yung napuproast sila. Yung sobrang lamig. Dito kasi is winter time. So, nasisira yung dahon nyo. Tingnan nyo. At ito namang isa guys. Bird nest to. Kaso lang curly yung dahon nya. Diba ang ganda? Yan. Yung itong lady fern guys, lumalaki to siya na parang tree. Kaya nga tinatawag yung ibang tao, tinatawag nilang tree fern. Kasi nga lumalaki to na parang puno. Ito guys, pag lumaki to, pwede siyang kapitan. Kasi nga fern tree to guys eh. Yung kumapit ka sa sanga, akala mo, pwede mo siyang kapitan. Yun pala, katulad siya ng ex mo na paasa. At dito naman yung bird nest na curly siya.
Pero may ibang tawag sila niyan eh. Sa kadami kasi ng klase ng fern. Kaya iba-iba ang tawag na pangalan. Depende kung saan ka na area. Ito dito sa Australia, tinatawag nilang Australian fern. Ito. Sa Pinas naman, tinatawag nila tong lady fern. Ito naman, yung fishbone. Ito yung lady fern na, pangatlong lady fern na tanim namin guys. Pang-apat. Kaya nilalagyan namin ng shade guys. Kasi ayaw nila yung direct yung sunlight. Ang tips ko kasi sa pag-aalaga ng fern para maganda ang tubo ng fern nyo, dapat yung soil nyo is well drained na soil. Katulad nito guys, oh, buhag ang yung soil nya. At sa pagwa-water naman guys, kailangan talaga araw-arawin. Kasi itong halaman na to, itong fern na to guys, gusto nila yung nagmo-moist yung soil nila araw-araw. Pag na-dry sila guys, yung dahon nila magiging ganito. Yan. Mamatay yung dahon nila. Dito sa lady fern na to guys, pag makikita nyo, green siya. Tapos sa baba may masisirang dahon. So ang gagawin nyo guys, tanggalin nyo to. Baka kasi disease siya. Tapos kakapit din sa ibang puno. Tanggalin nyo talaga yung bubulok na mga dahon. Ito. Para hindi maapektuhan yung ibang dahon. Ayan. Tanggalin nyo siya guys. Ika-cut nyo yun. Para hindi maapektuhan yung ibang dahon. Madali lang mag-alaga ng fern guys. Kaso lang araw-arawin mo siya pag didilig. Sa pagtatanim naman ng fern guys, kailangan lagay nyo siya sa area na malilim. Katulad nito guys, maraming puno pag nakikita nyo. Kasi nga, itong halaman ito, tropical to siya na halaman, nasa forest sila na tumutubo. So, magandang gawin mo pag nagtatanim ka sa backyard o sa bahay nyo, lagay nyo siya sa shady na area, yung katulad nito. May mga puno-puno. Kaya, gaganda po ang tubo nyo. At lagi nyong tatanggalan ng itong na mga patay-patay o mga bulok-bulok na mga dahon. Kasi pag hindi nyo tinanggal yan, yung iba mahahawa po. Ito din, tanggalan nyo yung natutuyo na ng mga. Tapos, pag gusto nyong i-repot yung fern, kasi may mga fern na maliliit guys eh, na hindi katulad nito na tutubo talaga na malaki. Kasi tree fern yan tawag. May mga fern na maliit lang ang tubo niya, hindi sila lumalaki. Katulad ng fern na to guys, hindi naman to lumalaki. Dito lang to siya, ganito lang ang mahaba lang siya pataas. So, ang gagawin nyo guys, pwede nyo i-repot siya or ilagay sa paso. Ang una nyong gagawin, parang indoor plants kasi ang fern. Ang gagawin nyo, gagamit kayo ng indoor plant soil din. Pero pag wala kayong indoor plant soil guys, na katulad nito, pwede naman yung garden soil yung ginagamit ko dito. Ito. Pwede naman yan. Pero sapat kasi, iba kasi ang soil na ginagamit ko. So, nire-recommend ko lang na gagamit kayo ng ito na soil, potting mix na soil for indoor plants. Tapos, sabihin nyo yan,
perlite na pang-drainage. Tapos, madali lang siyang iripat. Katulad nito guys, binutin mo lang yan, tapos itanim. Or, katulad nito guys, ripat natin, dapat kasama yung ugat. Yan. Mag-ripat ka, kasama yung ugat. Maganda kasi to guys. Gawin to, ilagay sa loob ng bahay. Perlite. Buuan natin. Yan. Tapos iripat na natin. Pwede mo na itong gawing pang ornamental plant sa loob ng bahay. Yan. Yan na guys. Kasi madami to. Tumutubo na talaga yun. Nangyaripat ko na isa. So, ito lang guys. I-recap ko lang yung gagawin na. Unang-una, sa sunlight guys, gusto nila yung shady na area, yung malilim. Hindi yung direct sunlight. So, water naman, kailangan siyang everyday. Pero kung ipasok mo siya sa loob ng bahay, hindi naman siya lagi naiinitan, kahit once a week lang. Pero kailangan na moist yung soil niya. Titest nyo yung soil, pag may dumikit, ibig sabihin, huwag mo nang diligan. Tapos, diligan nyo din pati yung dahon niya, kasi gusto nila na naka-moist sila lagi, pati dahon. At sa pag-fertilize naman guys, okay lang yung mga organic na fertilizer. Nasubukan ko na siya. Yung malaki ko na fern, na lady fern dun sa kabila. At ito, ang fertilizer nito is yung tahi ng kabayo. At sa soil naman, dapat well drain. At kung ilalagay siya sa paso, dapat yung may butas yung paso nyo para yung tubig ay tatagos po. Sana po may natutunan kayo sa videong ito. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye.